Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo lang magtiis ng tagumpay ay makamit at sumatin ng langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis. Ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kay sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo. Sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ikalima na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang tema po natin ngayon ay tungkol sa kapayapaan. Kapayapaan, napakaganda po na adhikain ng bawat tao. Kapayapaan, lalo na sa ating panahon ngayon, na kung saan maraming kaguluhan, maraming mga pangyayari na nakabalisa at nakapagbigay sa atin ng mga negatibo na mga karanasan. Kaya sa atin pong ebanghelyo ngayon, sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 27 hanggang 31. Sa versikulo 27, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Sa mga Hebreo, ang kapayapaan ay shalom. Ang una pong mga bahagi ng Biblia ay nakasulat sa Hebreo at Aramaiko at iba pang mga lingwaheng luma, at ang salitang shalom o kapayapaan ay naulit ng 237. Sa Bagong Testamento,
o bagong tipan. Ang Shalom sa lumang tipan ay naisalin ng Irene na naisulat naman ng 93. Ibig sabihin sa buong Biblia na isulat ng 330 ang tungkol sa kapayapaan. At mayroon pang isang salita na nabanggit dito, sinasabi, huwag kayong matakot sa ating ebanghelyo. Ang huwag matakot ay mas marami pa. 365 kabisis na isulat ang huwag kang matakot sa Biblia. Ito ay masabi natin na mga inaasam-asam ng tao. Gusto natin ng katahimikan. Gusto natin ng harmonia. Gusto natin ng kapahinunan. Pero dapat din nating tingnan ano ba ang magbibigay sa atin ng kapanatagan at ng kapayapaan. Sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 14, verso 19 hanggang 28, hindi mapayapa ang mga Hudyo dahil hindi nila katanggap-tanggap ang ipinahayag na mabuting balita ni San Pablo at ni Bernabe at mga alagad. Kaya kinalagkad nila si San Pablo at binato at akala nila'y patay na. Ngunit noong nilapitan ito ng mga alagad, nakabuhay pa si Pablo, nagtayo at pumunta sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang mabuting balita o ebanghelyo. At kanila pong sinasabi sa kanilang pagtitipon ng simbahan na kinakailangan na handa silang maghihirap sapagkat bahagi ng kanilang pagpapahayag ng mabuting balita o ebanghelyo ang pagtanggap ng iba't ibang sakripisyo at paghihirap. Ngunit, dapat nilang ipahayag ang ebanghelyo sapagkat ito yung pagpapahayag ng paghahari ng Diyos at pagsabuhay ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Kaya sinasabi sa ating Salmo 145, talastas ng tao ang paghahari ng Diyos. Talastas ng tao na kung mayroong Diyos ay mayroong kapayapaan. Kung ating pag-usapan ang tungkol sa Shalom, Shalom isang salita na Hebreo, kapayapaan. Ito ay una sa lahat, isang kabutihang kalagayan para sa iba na atin pong mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 4, verso 18 at sa aklat ng Genesis, Kapitulo 43, verso 27. Ito rin ay isang kasunduan. Kasunduan ng iba't ibang mga tao, iba't ibang pamilya, mga klan at tribo na ating mabasa sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 5, versikulo 12. Ito rin, ang Shalom, ay isang panalangin para sa kabutihan ng lahat na ating makita sa Salmos 122, versikulo 6 at sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 7. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 14, verso 27, sinasabi ng ating Panginoon, sa orihinal na pagkasulat nito ay, Irenin apimi himen. Ang kahulugan nito, Irenin, kapayapaan, apimi, ipahayag o ihabilin ko sa inyo. At ito yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Isang tunay na kapanatagan. Isang tunay na harmonia, isang kabuuang kabutihan at kalagayan na kung saan lahat tayo ay magkasama-sama na magkakapatid at magkakaisa
para sa gawaing mabuti, para sa pagtupad ng hadikain natin na ang lahat ay magkaroon ng kapanatagan, harmonia at kapayapaan. At ang kinahunan na matanggap natin ay mayroong dalawang klaseng kapayapaan. Kaya kapayapaan ng Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos ay biyaya. Biyaya na ating matanggap kapag ang ating puso at ating kaluluwa ay buksan natin ang pagkaroon ng kapayapaan. Kapayapaan kasama ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ito yung tinatawag na Pax. At itong Pax Christiana o kapayapaan ng mga Kristiyano ay kapayapaan na nangyari dahil lahat tayo ay nagkakaisa. Lahat tayo na para magkakapatid ay gumagawa ng kabutihan na nagkakaisa, nagtutulungan at nagkaroon ng habag sa isa't isa. Itong Pax Christiana ay kaiba sa Pax Romana. Noong panahon ng ating Panginoon ay nagkaroon ng pagkasakop sa Israel at pabang mga bansa ng Roman Empire. At ang Pax Romana ay pananakot ng Roman Empire paggamit ng dahas, armas at mga hukbo upang matahimik ang tao. Hindi po ganyan ang kapayapaan ng mga nananalig, ng mga alagad ng Panginoong Hesus Nazareno. Ang kapayapaan na sama-sama tayo, anuman ang ating pananalig, anuman ang ating panindigan sa buhay, anuman ang ating mga tunguhin sa buhay, kapag kasama-sama tayo, ito yung tinatawag na shalom, kapayapaan, sa Latin Pax, peace. At ito yung mga kilusan na sa ating kapaligiran. Sapagkat sa ating panahon ngayon, napakaraming kaguluhan. Kaguluhan, hindi lang na ito ay resulta ng pandemya ng COVID-19. Kaguluhan na nagmumula sapagkat ang mga mayayaman ay hindi bukas sa mga mahihirap. At ang mga mayayamang napakalaking mga monopolya sa industriya at kapital ay gustong sakupin ang mga maraming naghihirap at pahirapan pa. At dahil dito, hindi magkaroon ng kapayapaan kapag wala pong katarungan. Iyon ang sinasabi ni Papa San Pablo VI sa kanyang encyclical Evangelii Nuntiandi, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Lagi nating hinahanap ang kapayapaan, sinasabi pa niya, ngunit hindi natin matatagpuan kapag ka walang katarungan. At walang katarungan kung hindi tayo nagmamahalan sa pangalan ng Diyos. Si Santa Teresa de Jesus de Avila, isang Karmelita na munha, ay sumulat ng napakaganda na sinulat niya tungkol dito. Ang titulo po niya, Nada Titorbi. Nada Titorbi, sabihin, huwag kayong mabahala. Huwag kayong maistorbo. Sinasabi pa niya, Nada Titorbi, Nada ti espanti, todo si pasa, Dios no si muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Isalin ko po sa ating lingwahe, dahil napakaganda po ang laman nito sa sinasabi ni Santa Teresa de Avila. Huwag kayong maistorbo. Huwag kayong matatakot sa anumang bagay. Lahat ay lumilipas. Diyos lang ang hindi nababago.
kung may tiyaga tayo, ating makamtan ang lahat ng bagay sapagkat siya na mayroong Diyos, hindi magkukulang, sapat na ang Diyos. Diyos solo, basta. Sapat na ang Diyos. Sapat na ang Diyos sa buhay natin. At kung mayroon tayong Diyos, mayroon tayong kapayapaan at kapanatagan. Diyos solo, basta. Sapat na ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.